And this is really what I said. Go out and hunt for them. Arrest them if they are willing to surrender. But if they offer a violent resistance, and you think as a police arresting officer, your life may be in jeopardy or danger. This is really what I said. If you destroy the children of my country, if you destroy my country, I will kill you. A weak leader. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Alright, hello, 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 hello! Hello, sound test. Alright, so magandang araw sa inyo mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrant sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw ng Martes, March 26. Ngayon po ay Holy Tuesday. Shout out! Ayan na nga, tayo po ay live na live ngayong araw na ito dito sa Master Judea Channel. At syempre, shout out sa mga nanonood ng replay. Yan. At shout out din sa mga kababayan natin na talaga namang patuloy na sumusuporta dito sa Master J Channel. At syempre sa mga bago nating subscribers, oy welcome here at Master Judea Channel. Yan. Let's go!
At pasalamatan din natin ang nagbigay ng super thanks na walang iba kundi si Sir Pablo Agustin. Ayan. Sir Pablo Agustin, thank you so much. God bless you. Ayan. Ay, shoutout sa mga nandito na katulad ni Pura Concepcion, Jing AJ, hello. Lane Salvador, Delilah Charlton, Osiel Arab, hello, magandang gabi. YouTube, Lee Chen. At nandyan din si Josephine Gonzaga, Mario Carvajal, maganda ate. Nandyan si Vin Cyril Dolor, Elda Esquilio personal blog, hello. Watching from Hong Kong, yan. At shoutout kay Troll MLBB, hello. Julmina Ismael, June Bug, Nori JM, 1818, hello. Magandang gabi. Nandyan si Cotillion May, nandyan din si Diana Bangsoy Nunez. Yan. At syempre, batiin din natin si Sally at Lina Aboga, Majula Chica, Reggie Q. Vicente, nandyan si Kyoko Suduo, Just G, Isabel, hello, magandang gabi, Elsa Holanda, watching from Bundok Peninsula. Balita ko yung arko sa Bundok Peninsula nagiba. Anong nangyari dyan? Oy, shoutout kay Sydney Langit from Northern California or North Carolina. I don't know. Corazon Austero, Joyce Lilagan, Meldy Larios, Mary Joy Ignacio. Hello, magandang gabi. Watching from Hong Kong si Madam Corazon Austero. Si Joyce Lilagan, taga Hong Kong din yan. Ay. At shoutout din kay Maris Peleon, April Day Sinuebe, Teen Pamintuan, Nanay Amanda and Tatay Sid, NC Covers, Maris Peleon, nandyan si Nor Kasim, Fox Queen, nandyan si, sino to? Menhorse de la Cruz, Menhorse de la Cruz, watching from Malaysia, ngayon. At nandyan din si Promding Marino, nanonood dyan sa Davao City. O shout out sa mga kababayan natin dyan sa Davao City. Yan. Shout out din kay Maya Ota, Arby Samonte, Sue Gaming. Hello, magandang gabi. At syempre, marhay na banggi sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Mayong gabi sa mga kababayan natin dyan sa Visayas. At good evening sa mga kababayan natin dyan sa ibang bansa. Ano ba yung magandang gabi sa Ilocano? Hindi ko alam eh. Tsaka sa ano yung magandang gabi sa Pampanga, sa Kapampangan? Hindi po ako Kapampangan kasi, Kapangpangit lang ako. Lucy, hello, magandang gabi. Kailin, magandang gabi po sa inyo. Yan. At ano nga ba, bago-usapan natin ngayong gabi na ito mga kababayan. Mayor Baste Duterte ay talaga namang Digong 2.0. Kuhang-kuha mga kababayan. At pag-uusapan natin ang mga bumubulagta na durugista dyan sa Davao. Nako po. Delegates, no? At pag-usapan din natin dahil si Pastor Apollo Kibuloy hindi daw makita. Pag-usapan din natin kung ano ang mangyayari kapag lumabas na ang Pulboronic video. Nako po, shoutout sa inyo dyan ang mga Pulboronic, ha? Ay, eto na, dyan sa Ilocano, naimbag na rabii.
Naimbag na rabi sa mga babae nating Ilocano. Tess Di Castro watching from Hong Kong. Yan. Luz Biminda Espinosa, hello, magandang gabi. Romeo Nunag, Asiana D, Joyce Lilagan, yan, nandyan yan sila, oh. Chaconic 721, watching from Daly City, California, Duterte all the way, thank you. Troll MB, naimbag na rabii, Din na, pag-usapan natin ang Polvoron video, yan. Sikat na naman ngayon ang Polvoron video, eh. Ronnie Mercado, shoutout, watching from Dublin, Ireland. Yan. Healthy Lifestyle Moy ng Chicago, Illinois ba yan? Oo. Pag lumabas ang Polvoron video, impeachment kayo, the junior. Siyempre, ano yan eh, di ba? Papasinungalingan nila yan. Mamaya pag-usapan natin. Grace Secreto, watching from Taiwan. And of course, shoutout sa speaking of Taiwan, Tita Christina Mindiola, shoutout po sa inyo. 1818, shoutout ulit sa iyo, ha. At syempre, Rosary Around the World, 8:30 p.m. California, USA. Shoutout, ha. Watching from California, yan. Edward Reyes, magandang gabi po, sir. Oo. Radita Alburo, maayong gabi. Yan. At syempre, shoutout din kay Fanny Putnam. Yan. At syempre, batiin natin yung mga nagko-comment sa ating replay videos. Sa replay, sa mga nanonood ng replay sa atin. Okay. Nababasa ko po yun. Di lang ako nagre-replay kasi dami. Ang dami nagko-comment, so I really appreciate it. At nakakadagdag po yan sa kabutihan ng ating channel. Yan. Summer Sense, magandang gabi. Sabi ni Healthy Lifestyle Moy, game over, poor, the BBM, the Windy, Lisa, iyak. Yeah, grabe naman. Susan Park, watching from Korea. Annyeonghaseyo? Konnyeonghaseyo, annyeonghaseyakin. Yan. At syempre, shoutout kay Genevieve Webster. Yan. Edward Reyes, gandang gabi. From Amelia Uy. Yan. Uyuyuy. Grabe, no? Lunes Santo, Martes Santo, kung ano-ano pa rin nangyayari. Ewan ko ba? Ano, mag-start na ba tayo? Martes Santo na po ngayon. Kayo, ano balak nyo? Saan kayo punta? To the moon? Ay, naku. Tayo po ay magnilay-nilay. Mag-isip-isip. At syempre, mag-relax-relax ngayong panahon ng Kwaresma. Yan. Oy, Igop, magandang gabi. Anthony Angeng, magandang gabi. Julius Molina TV. Yan, magandang gabi sa'yo. Yan. Simon Says, hello, magandang gabi. Janet Kuzaki, magandang gabi. At syempre, si Gorgonia Tribiana, magandang gabi po. Simpleng Mamamayan, magandang gabi. Yan. Mirna Lim, Bisita Iglesias, yan. YouTube, luto kami ng MJ, Biko MJ. Nako, sarap sana niya, no, Biko. Yung malagkit na bigas, no, tapos maraming asukal. Ay, hindi, kalamay talaga nilalagay dun para mas masarap, di ba? Tapos nilalagyan nyo ng nyugi. Oo. Sarap niya, nang layo-layo mo lang kasi YouTube eh. Nasa Mindanao ka eh. Kung ikaw malapit-lapit lang dito, dayuhin kita talaga.
Paborito ko yan eh. Yan ang kinalaki ko mga pagkain. Yung Biko, yan. Si Adoracion Carlson, ilo. Nandyan din si Raimundo Manluco. At syempre, nandyan si guy Spencer Lacalle is in the house. Shout out, Spencer Lacalle. Nandyan si Perla Manigbas. Naku po. Edward Reyes, Farmville, Charita Valle, Mercelinda Rabuya. Oy, thank you. Healthy lifestyle mo. Thank you so much. Sabi ni Lifestyle Mo, wala ng 20 bigas. Tahup na lang. Kapit bisig sa maisog. Yan, no? But anyway, thank you so much sa iyong pakulay. Pet malus. Ludi pet malus. Ludi pet malus. Ayan, si Mercelinda Rabuya from North Cotabato pala yan. Hindi ko alam kung dyan sa inyo yung pinagbabaril na sasakyan na kulay puti. Dyan sa North Cotabato ba yon? Sa inyo yon, no? Kanina, o kagabi pala, kagabi pinagbabaril ni Ratrat dyan sa Cotabato, no? Hindi lang natin alaman kung meron na matay doon kasi aba, talagang niratrat talaga yung kotseng puti, yung Suzuki Swift, ano? Dyan ba yon sa inyo, Ma'am Mercelinda Rabuya? Nakita ko lang sa balita kanina. Grabe, no? Kaliwat ka na, no? Alfred A., hello, magandang gabi. At nandyan si Jen Sasaki. Magandang gabi po. Sabi ni Ma'am Corazon Austero, magbilo-bilo na lang kami dito, Sir MJ. Eh, masarap din yan, no? Pero mas paborito ko talaga yung Biko. I'm not a fan of matatamis na may mga sabaw-sabaw, ganon. I'm not a fan of it. Kumakain ako niyan, pero hindi yun talagang paborito natin. Paborito natin yung suman, tapos binuktong sa Bicol, yung bigas na malagkit na may gata. Nako, sarap nun. Tapos Biko. Eh, ang Biko naman kasi may kanya-kanyang ano yan eh. May kanya-kanyang recipe. Oo. Eh, yung Biko na yan. Kilalang-kilala yan sa buong Pilipinas. Oo. Pero ang pinakamasarap dyan, eh syempre, papatalo ko ba naman yung sa amin sa Bicol. May ano yan eh, may latik sa ibabaw, tapos may nilalagyan pa namin yan ng gata pag niluluto. Nilalagyan ng gata, tapos kalamay, tapos yung tawag dito, latik dyan sa ibabaw. Sarap. Oh. Para nagutom tuloy ako. Ha? Lagyan natin ng jacket, si Lifestyle Mo, nagpakulay pala to. Wala pa siyang jacket. Oo. Lagyan natin. Shout out. Mauricia Magnay, watching from Malaysia. Hello, magandang gabi. Maria Luz Dongo, hello, watching from Australia. Yan. Fred de Guzman, noong panahon ni Digong, walang ambus na ganyan. Actually, meron naman. Meron naman, pero pa isa-isa, ganun. Yung mga isolated case ba, yung talagang matindi na siguro yung galit, kaya hindi na talaga, hindi na talaga napigilan. May mga ganun. Pero ngayon, kalibat ka na, no? Oo. Riding tandem here, riding tandem there, riding tandem everywhere. Yan. Hindi naman sa nananakot tayo, pero nakikita natin sa balita eh. Ano magagawa natin kung nakikita natin? Lucy, tineldis, tawag sa amin, Biko, panutsa gamit sa amin. Yan, tineldis ang tawag sa amin yan sa Bicol. Yan. Biko, tineldis, minatamis, yan. Freddy Guzman, si Luz E. Tinaldes. Darlene Godfirst, Reden Hotohot, yan. Rolaida Arcilia, at siyempre si Sky Azur. Sabi niya, YouTube, Biko na may latik, pagpunta mo dito sa Davao, luto tayo dyan. Siyempre, luto tayo dyan. Igop, merong inambus na escort ni PRRD. Kailan yon? Yan ba yung sa Cotabato? Yan ba yun? Rainier Miranda Official Channel, hello, magandang gabi sa iyo kapatid. Johnny Gigujibara, Mary Ann Marcilia, taga Bicol, mahilig sa gata, Sir MJ. Ay, opo. Kasi dito sa Pilipinas, ang pinakamarami talagang nyug, dyan sa Bicol. Yan. Jay Viray, hello, magandang gabi. Lynn Tasia, good evening to you all. First time to watch your live stream. Oy, welcome. Welcome to our live stream, Lynn Tasia. Yan. Sabi ni Healthy Lifestyle Moy, ngayon dami na nga NPA sa Surigao, kay Pimentel area yan. Ako po.
Shin Harry, good evening. Watching from Seattle, Washington. Yan. Igop, matagal na. Oh, matagal na daw. Ano yun? Ah, matagal na. Okay. Mahilig ba sa maanghang ang mga taga Bicol, MJ? Eh, opo. Oo. Pag Bicolano ka, mahilig ka sa maanghang. Kasi doon sa amin, di, ano, tawag dito, hindi kompleto ang pagkain pag walang sili. Minsan nga, yung sili sa amin, mas sinisave pa yun pag bagyo eh. Mas sinisave pa ang sili kaysa sa bahay. Oo. Yung sili, pagka may bagyo, tinutukuran. Yung bahay, lumipad na. Totoo yun, totoo yun. Kasi kami sa Bicol, kami ng mga Bicolino tuloy, Bicolano, up until now, ako, hindi kompleto ang kain ko pag walang maanghang eh. Mas masarap kumain pag maanghang. Yan. Kahit anong pagkain yan. Siyempre, wag lang yung dessert. Eh, bakit aanghangan mo dessert ngayon? Pamitramission. Sa mga ulam-ulam na ganyan, magpipisa kami yan ng mga sili. Yan. Magpipisa ng sili sa suka, sa toyo, o kaya sa patis. Yan. Shinari, papa ko ay from Naga City at mga kamag-anak nila taga Gowa, Camarinesora. Malapit lang sa amin yan. Maliit lang naman ang Bicol eh. Frederick De Luna, good evening, hello. Idol MJ, merong ibig sabihin ang Oragon baga. Ang Oragon, maraming ibig sabihin yan. Isa na dyan sa ibig sabihin, depende yan kung ano pinag-uusapan nyo kasi. Yung Oragon ay maraming meaning. O pwedeng Oragon ay mayabang, pwedeng ganon. Pwedeng Oragon, magaling. Yan, pwedeng ganon. Oragon, magaling at mayabang. Yan, pwedeng ganyan. Depende nga eh. Depende yung meaning. Yan, depende sa pag-uusap ninyo. Sabi ni Igop, merong dessert nga, may sili ice cream. Ah, opo, opo, meron. Tsaka yung ice cream doon, may level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 ang pinakamaanghang. Yung level 5, para kang nasa impyerno na noon. Maanghang talaga sa gilagid. Tsaka sasakit na ang lalamunan mo. Pero kaya naman. Okay, so shoutout kay mo. Ayan, wala na mga bago. Sige, mag-start na, na tayo. Noel Villajos, magandang gabi muna. Shoutout, ayan. Pilar Sarmiento, hello, magandang gabi. Ang Uyagon, akala ko kiti-kiti. Eh, di ko alam yung Uyagon, baka salitang Bisaya yan. Saan ka sa Bicol, MJ? Albay po tayo, Albay. Albayanos tayo, pero 20... umalis ako sa Bicol, 18 years old eh. Oo. 18 years old, so parang kalahati na ng buhay ko, nandito na ako sa Metro. Yan. Kasi 18 years old ako noong nagpunta ng Maynila. Up until now, dito na tayo tumira. Daryl Monk, sila magandang gabi. Eric Aldea, magandang gabi. Major Problem, Dennis Infante, magandang gabi. Eric Aldea, Daryl Monk, yan. Shout out. Sige, mag-start na ako. Mag-start na po tayo mga kababayan. Once again, my name is Master Judea. Shout out po sa Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang gabi po sa inyong lahat. And once again, my name is Master Judea. Welcome na naman dito sa ating Tuesday edition ng ating live stream. Ngayon po ay Holy Monday, 26th of March. So, right? So, thank you sa mga nag-like, share, and subscribe sa ating channel. Sa nagpahuli kanina, thank you so much. At syempre, sa mga bago nating subscribers, shout out and welcome to Master Judea channel. Palakpakan tayo dyan. And, okay, nandito si Ma'am Elizabeth Freeman na taga Ginubatan, no? Ma'am Elizabeth, no? Ito si Ma'am Elizabeth Freeman, siya po si
Elizabeth Oropesa sa screen. Yan. Palakpakan natin. Okay, shout out Ma'am Elizabeth Freeman. O aka Elizabeth Oropesa. Yan. Ayan. So Bicolana yan si Ma'am. Bicolana din mas sabi ay taga Ginubatan pala si Ma'am. Mm-mm. Taga Ginubatan si Ma'am Elizabeth Freeman at ang pagkakaalam ko eh mga kamag-anak ni Ma'am Elizabeth Freeman ang mga Ortega or Garcia parang ganon diyan sa Ginubatan. I don't know. Mm-hmm. Rantech TV, magandang gabi. Johnny Kikuchibara, Juanito Cruz, the Dai August, Priscilla Mercado, hello, magandang gabi. Andre Baliena, magandang gabi. Ayan, taga Ginubatan pala si Ma'am Elizabeth Freeman. Yan. Okay, mga kababayan, ang pag-uusapan po. Unahin na po natin muna ito, no. Sabi ko nga po sa inyo, halos araw-araw po, no. Meron pong krimen, no. Meron mga nasasabat ng droga. Kaya naman dumadami yung krimen dahil na rin siguro sa droga. Isa na po yan. Kabit-kabit na yung mga yan, eh. Di ba? Pag may droga, merong krimen. Kasi maraming lango sa droga na palaboy-laboy sa ating mga komunidad. Di ba? Pero ang tanong dito sa mga droga, saan po ba ito nang gagaling? But mostly sa ibang bansa, mga kababayan, kung pagbabasihan natin yung mga nasasakote ngayon, nanggagaling po sila like China, nanggagaling Saudi Arabia at kung saan-saan pang panig ng mundo. Kaya nga po hindi tayo naniniwala doon sa mga sinasabi nila, sinasabi ng gobyerno na kontrolado daw ang droga sa Pilipinas dahil napatutupad naman na maayos yung kanilang tinatawag na war on drugs. Diba? Sa akin kasi mga kababayan, kapag sinabing napapatupad na maayos, dapat po ay nararamdaman yan at nakikita po ng mga Pilipino. Diba? Ang sisti po kasi, mga kababayan, iba po yung naririnig natin, iba yung nakikita natin. Iba yung naririnig natin sa kanila, pero iba yung napapanood natin sa balita. So, baka sabihin ng mga pilosopo na eto, wala ka namang ebidensya, puro kasalita ng salita, no? O, di ba? Puro kasalita ng salita. So, bilang pagsisimula po ng ating topic, ng ating argumento ngayong gabi, ay papakita ko po sa inyo itong pinakabago. Okay? Kanina lang po ito, mga kababayan. Ito, panoorin po natin. Saan na yun? Ay, wala pa pala. Wait lang. Panoorin po natin ito, mga kababayan. Topic. Okay, ito. Sa Pasay naman, nasamsam na mga... Matanliit. Ayun na naman talaga, oo. Naka-fix na ito, nababago pa rin. Okay, but anyway, that's okay. All right, let's go. Otoridad na aabot sa 20 million. Sa Pasay naman, nasamsam na mga otoridad na aabot sa 20 million pesos na halaga ng shabu na itinago sa loob ng isang padala. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Ikaw ay may karapatang manahimik. Anumang sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang hulihin ng mga otoridad sa Central Mail Exchange Field Post sa Pasay kahapon. Grabe, no? Nag-claim ang suspect na kinilalang si Muhammad Bagatao ng parcel na naglalaman ng hinihinalang sabu. Ayon sa mga otoridad, bago ang pagkuha ng suspect ay naghinala na sila sa parcel na galing pa sa Vancouver, Canada. Nang dumaan sa x-ray machine at ipaamoy sa canine dog ay nagpositibo na droga ang laman ng parcel kaya binuksan na ito. Tumambad ang nasa higit kumulang 3 kilo ng hinihinalang sabu na itinago pa sa 3 pakete ng protein supplement. Nagkakahalaga yan ng nasa 20 milyong piso. Ayon sa otoridad, gumamit ng ibang pagkakilan lang si Bagatao at nagpresenta pa ng mga peking ID nang i-claim na ang item. Ayon kay Bagatao, inutusan lang siya ng isang kakilala na pick upin ang parcel kapalit ang 10,000 piso. Napapayag daw siyang i-claim ang item dahil kailangan din daw niya ng pera. Charot. Sabi niya sa akin, yan, kunin mo na yan doon. Sabi ko, ano ba to? Sabi niya, sir, food supplement daw. Binuksan, sir, hindi naman ako umalis kasi hindi ko naman alam na droga talaga, sir. Wow. Dadalhin sa detention facility ng PDEA si Bagatao na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Okay, so yan pa nga mga kababayan. Ano? So, kanina lang po yan. Kahapon, merong nasabat. Noong isang araw, merong nasabat na droga. Kung papalabas natin yung mga yon, mauubos oras natin. Diba?
So now, nagkaroon lang tayo ng pagkakataon, ipakita ko lang sa inyo ang pinakabagong balita na yan na nasabat nga na droga. Para suportahan po yung mga sinasabi natin dito na yun nga, laganap talaga. So, ngayon, kahit kayo, mga kababayan, ay pwede kumpirmahin na ang droga sa Pilipinas ay talamak. Talamak na, base dito sa video na ipinakita ko sa inyo, di ba? Hindi na po sila natatakot, no? Hindi na po sila natatakot na mahuli dahil siguro alam nila na baka makakalaya sila kahit mahuli or ma-absolto sila, hindi natin alam. Okay? Eh, ang sabi nga natin, mga kababayan, paano yung hindi nasasabat, di ba? Paano yung hindi nasasabat? Hindi natin alam kung gaano yun karami, di ba? Kaya nakakabahala po ito, mga kababayan, dahil parang wala man lang ginagawang hakbang itong mga politiko, especially itong mga local officials like mayors. So, nasaan na ngayon? Nasaan na yung mga nagsusumbong kay Senator Bato de la Rosa dati na lumalaganap daw ang droga sa kanilang mga lugar? At ang sinasabi ni Senator Bato de la Rosa ay mga mayor daw nagsasabi. Ganun din po itong si Senator Bato de la Rosa. Kung matatandaan nyo, ay meron daw sa kanyang mga nagsusumbong na, Sir, Senator, marami na naman po dito, nagkalat na naman. So, bakit parang wala atang ginagawang hakbang yung ating gobyerno? Diba? So, isa pa lang po sa pagkakaalam natin ang gumawa ng hakbang para labanan itong lumalalang problema sa droga dito sa Pilipinas na bumabalik na naman. At walang iba kundi si Mayor Basti Duterte. Diba? At kamakailan lang, mga kababayan, si Mayor Basti Duterte ay naglunsad ng isang programa na tinatawag na laban sa droga. So ito yung War on Drugs, mga kababayan. Tinatawag na War on Drugs. Alam nyo nung nagsalita si Mayor Basti Duterte, parang nakita ko ang bagong digong, di ba? Nung nagsalita si, nung in-interview si Mayor Basti Duterte, nakita ko digong na digong, parang digong 2.0, mga babayan. Talagang patyon ko ka mo. Patyon ko mo, yan. Sabi, patayin ko talaga kayo. Kuhang-kuha niya, mga kababayan, yung linyahan ng tatay niya. At ilang araw bago ipatupad o ilunsad ang War on Drugs diyan sa Davao City, abay, meron na po na mga bumulagta. Okay? May mga bumulagta na po, mga kababayan. Alam ko na kung ano susunod nito eh. Di ba? Mangyayari dito. Eh, malamang, sa alamang, mga kababayan, eh, masama na itong si Mayor Basti Duterte sa mga paiimbestigahan sa ICC dahil ito may mga tumutumba na naman, mga kababayan, at may pagpepiestahan na naman itong mga pulboronic vloggers. Siyempre, di ba? Nakakuha na naman sila, nakasilip na naman sila ngayon nang ipupukol kay Basti Duterte. Manang-mana talaga sa tatay niya. O ayan, marami na naman minamalay. Oh, sigurado, gagamitin na naman nila ito, mga kababayan, para sa kanilang mga content dahil dayo nga nilang pag-usapan si Marcos eh. Oo, kasi wala namang nanonood. Oo, pag sila pinag-uusapan nila yung mga ginagawa ni Marcos, kung ano, wala nanonood. Kaya, ang content nila lagi, mga Duterte, ang tibuloy, ganyan. Oo. Pero, mga kababayan, pakinggan po natin ang sinasabi ng mga ating ng mga kapulisan sa Davao. Pakinggan natin ang sinasabi ng mga kapulisan sa Davao. Pakinggan din natin yung interview kay Mayor Basti Duterte na talagang matakot kayo. Kung ayaw niyong umalis dito, pasensyaan tayo. Oo. Bakit ang DILG nagpa-press release 28K barangays daw ang drug free? Big joke. Ano po ba kayo, mga kababayan? Pinag-usapan na po natin dito. So, dati pa pong accomplishment 'yan ng Duterte administration na ngayon ay nagbabalikan na ulit. So ito, panoorin po muna natin, mga kapatid. Nasa higit kumulang 3 kilo ng hinihinalang sabu na itinago pa sa 3 pakete ng protein supplement. Nagkakahalaga yan ng nasa 20 milyong piso. Ayon sa otoridad, gumamit ng ibang pagkakilan lang si Bagataw at nagpresenta pa ng mga pekang ID ng iklim ng item. Ayon kay Bagataw, inutusan lang siya ng isang kakilala na pick upin ang parcel. Ayan, tapusin na natin yan. Hindi na pala yan ang topic natin. Oo, palitan natin. Ito na tayo. Kay Mayor Basti. Yan. Mayor Basti, pasok. Hindi pa man nag-iinit. Anak ng tokwa talaga, oo. Ang laki.
Ang laki na naman. Nakalak na to eh. Ang nangyari sa'yo? Wait lang. Napakalaki ni ate. Yan. Late lang. Yan. Eto. Deklarasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na all-out war laban sa illegal na droga, umakyat na sa 5 ang sinasabing napatay sa drug bust operation. Okay, so kanina may nagsasabi na 7 na daw. Okay, 7 na. So kanina, nung ginagawa natin itong topic, 5 pa lang. So 7 na pala ngayon. Okay? Sa nasabing lungsod. Pero para sa mga otoridad sa Davao City, hindi na bago para sa kanila ang mga ganitong kaso. Sino rin Igonia sa detalye? Nako po, ang dami na to. Ilang araw matapos magdeklara ng war on drugs si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte noong Biyernes, Marso 22, 5 na ang naitalang namatayan ng mga drug suspect. Unang naitalang nasawi dahil nanlaban sa mga otoridad ang isang drug suspect na si Sherwin Familiar Martin alias Win. Nanlaban. Napiska mula sa kanya ang shabu na umabot sa 110 grams na tinatayang nasa 748,000 pesos ang street value, hinihinalang marijuana na nasa 6,000 pesos ang street value at isang .45 caliber pistol. Ayon sa report, nanlaban ang suspect sa isinagawang drug buy bust operation ng Buhangin PNP. Nanlaban din sa mga sakop ng Ecolan PNP ang isang Jehure dresser sa isinagawa ring buy bust operation nitong Sabado ng gabi sa Punta Dumalaga, Davao City. Sa parehong oras lang din, nasawi ang isang alias Larry matapos din itong manlaban sa isinagawang drug buy bust operation ng mga otoridad. Na-recover mula sa kanyang posisyon ang 6.45 grams na hinihinalang shabu. Grabe, na aabot sa 48,860 pesos ang street value. Kung hindi nagdeklara ng war on drugs si Mayor Baste Duterte, pucha, ayan, kakalat ng kakalat yan, yan sa Davao, at marami na naman mapapraning dyan. At syempre, pag mayroon droga, pag mayroon mga bangag, hindi imposible na magkaroon ng krimen, di ba? Kaya maganda itong ginawa ni Mayor Baste Duterte, yung war on drugs sa tulad ng ginawa ng tatay niya. Kaya lang, ang inaalala ko dito, baka magka-problema din ito si Mayor Baste katulad ng tatay niya. Kasi may mga maraming tumutumba ngayon eh. Pero, eto, pulis po ang nagpapatupad niyan, di ba? Dalhin sa ospital ang dalawa, ngunit dineklara itong dead on arrival. Samantala, patay rin ang top 5 high value targets sa Drugs Watch list sa Davao City matapos itong manlaban sa mga otoridad alas 3:35 ng manlaban sa isinagawang drug buy bust operation ng Tugbo Police Station sa Barangay Mintal. Kinilala ang suspect na si alias Timoy na residente lang din sa naturang lugar. Ayon sa report, bumunot ng .38 na baril ang suspect nang malaman niyang pulis na ang kanyang katransaksyon. Kaya inunahan na ng mga operatiba dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Na-recover mula sa suspect ang 1.5 grams na shabu na aabot sa 27,000 pesos ang street of value. Nitong linggo din ng hapon, nasawi din matapos manlaban sa mga tauhan ng Santa Ana PNP ang isang Emmanuel Avila sa Sitio Korea sa Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City. Ang suspect ay number one high value target ng PNP sa Davao City. Mga tindi pala ito. Oo. Talagang ito mga high value target mga kababayan. So ibig sabihin, itong mga ito ay talagang may dating mga records na at dati nang minamanmana ng mga otoridad. Nako po. Wow. Ay, shout out Ram, shout out mahal ko mga Duterte, Mirna Lim, Jack Gonzales, Matsuki, Matsu Sakarita. Nandyan si, ano ba? Sino ba yung nakita? VML TV, hello, Sword at Online, ano yan? Sonia Vasquez. Oh, yan. Shoutout po sa inyo. Ha? Carolina Moreto. Oh, Abel Bartolata. Lynn Tasia. Yan. Magandang gabi po sa inyo. Grabe, no? Ang dami na naman nila pala. Oh, Julius Molina TV. Hello. Magandang gabi. Ito. Mula sa posisyon ni Avila, ang hinihinalang shabu na may timbang na 53.79 grams na aabot sa 365,772 pesos ang street of value. Hindi naman sa lahat ng Biruin mo mga kababayan, no? Na itong mga Duterte ay galit talaga sa droga, no? Mahigpit na tinututulan ng mga Duterte ang droga, no? Kung diyan sa Davao na mahigpit na ipinagbabawal ng pamumuno ng mga Duterte ang droga, marami silang nahuhuli.
Diba? Eh, paano pa kaya yung paano? Yung mga lugar, mga kababayan na pabanjing-banjing. Diba? Oh, yan po ay Davao. Kilala natin ang Davao na talagang malinis at nawala yung droga. Pero bakit ngayon ang dami? Diba? Oh. Oy, Wapakels, magandang gabi. Cynthia Abacano, magandang gabi. Danilo Enriquez, magandang gabi. Diba? Oh. Eh, dito sa Davao, eh, talagang hinihigpitan, mahigpit dito sa droga. Talagang ayaw talaga na ng droga. Pero marami pa rin. Ha? Marami pa rin ang nakakapasok. Eh, paano dun sa mga lugar na malamya yung mga local officials? Diba? Oh. Davao yan, ha? Bakit ang dami? Yan, mga kababayan, ay isang patunay na talagang talamak-mak-mak-mak. Ah. Ang droga sa Pilipinas. Jesus Street of Value. Hindi naman sa lahat ng bypass operation natin dito sa Davao City Police Office is may patayan, no? May voluntary naman na sumurrender. Ang sa amin lang, ma'am, sa Davao City Police Office, kung may manlaban, syempre, yung kapulisan natin, ma'am, pinoprotektahan din nila yung sarili nila kasi yung pinoprotektahan ng Davao City Police Office personnel, isang buhay ng... Okay, mga pulboronic, pakinggan nyo to, ha, ulitin ko. Pakinggan natong sinasabi ng pulis para na magising-gising naman talaga kayo. Oh, Franz Castro Terlianes, pakinggan nyo itong sinasabi ng pulis, ha? Office is may patayan, no? May voluntary naman na sumurrender. Ang sa amin lang, ma'am, sa Davao City Police Office, kung may manlaban, syempre, yung kapulisan natin, ma'am, pinoprotektahan din nila yung sarili nila kasi yung pinoprotektahan ng Davao City Police Office personnel, isang buhay ng karamihan dito na inosente, ma'am, na maaari mabiktima sa mga tao na under influence sa illegal drugs. So, ang sa amin dito, ma'am, trabaho lang, wala kami inaano, ma'am, from the state and the mayor, but then it goes to morale of the PNP of the DCP, of course. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, spokesperson ng Davao City Police Office, hindi na ito bago sa mga tauhan ng Davao City PNP dahil dati pa laban sa ilegal na droga. Dagdag pa ng opisyal, lalo pang dumoble ang kanilang pagpursige na mahuli ang mga sospek na sangkot dito. Yes, so ang Davao City Police Office, prior to the statement of the City Mayor Bastet Duterte, hindi naman ito bago sa amin, ma'am, kasi prior to the statement, as per Mayor, ang Davao City Police Office po naman is may kampanya na against illegal drugs, no? And then, sa mga accomplishment ng ating kapulisan, may mga nanlaban at saka nag-voluntaryo na sumurrender sa ating kapulisan during bypass operation. But with the statement of the City Mayor, with the war on drugs, no? Nagbubos ng moral dito sa PNP ng DCPO. With the statement of the mayor, ma'am, dublihin namin yung effort namin to eradicate illegal drugs within the city. This is to protect the lives of many, ma'am. Tiniyak naman ni Mayor Bastet Duterte na tuloy-tuloy ang kanyang deklarasyon kung hanggang kailan na kailangan. Naman, the declaration that's gonna be roll out for as long as it has to be there. Yan na siya. Well, yan, like I mentioned earlier, I talked to the barangay captain sa mga urbanized nato, na mga densely populated barangays nato, mao kuno yun ilang problema. So, usbon ako dere, eh. Kung di mo mahawa, di mo mo undang, pat yun tamo. Dili ka afford nga madaot ang family, ang mga community tungod lang ana for your selfish venture. Gusto lang ka mo dato kay mamaligya kag droga. Nya, imong daoton ang lain tao tungod sa imong because of your greediness. Pat yun. Nako po. Patyod ka talaga. Oh, patyo ka talaga. Sabi ni Mayor Bastet Duterte, patyon tayo!
Di ba? So yan mga kababayan. So kanina lima pa lang po yung na alam natin. So ngayon, pito na po pala ang tumutumba dahil sila po ay nanlaban. Ano daw sabi ng mga pulis? Ang sabi ng mga pulis mga kababayan, hindi naman sa lahat ng operation merong nangyayaring patayan. Ang sabi ng pulis, mas pinoprotektahan nila ay yung mga inosenteng mamamayan na maaaring mabiktima nitong mga durugista na ito. Ganyan din naman yung pilosopiya natin, di ba? Ganyan din naman yung opinion natin mula noon hanggang ngayon. Ayaw natin na may nakikitang namamatay. Pero, kung hinihingi ng pagkakataon, ay hindi naman po pwedeng yung pulis ang mapatay ng mga durugista o yung mga tulak na yan. Di ba? Mga drug lord. Ang lagi nating sinasabi sa mga topic natin, kung hindi maiiwasan, mga kababayan, mas pabor pa tayo na makitang nakabulagta yung mga kriminal na durugista kaysa sa makitang nakabulagta yung mga biktima na wala namang kasalanan. Napagtitripan lang nila. At ang nakakatawa, mga kababayan, may mga nakikita ko mga obob na vloggers, obob na tao, na pinagtatanggol pa yung mga namamatay na kriminal. Di ba? Para may rason sila. Pinagtatanggol nila para may rason sila na ipakita yung galit nila sa mga Duterte. Di ba? Sino ba naman matino? Sino ba naman ang matinong tao na mas pipiliin mo yung kriminal kaysa doon sa mga nabibiktima nila? Na walang kaalam-alam, walang kalaban-laban, titripan lang. So now, may content na naman sila. Babanata na naman nila si Basti. Pero sana, nakikiusap ako, banatan nyo rin yung mga pulis. Diba? Kasi si Mayor Basti ang nag-utos, pero ang gumagawa niyan, ng trabaho niyan ay mga pulis. Diba? Sila nagpapatupad ng batas. So dito natin malalaman ngayon, mga kababayan, kung ano talaga ang paninindigan nitong mga vloggers na vloggers, kung nasa tamang pag-iisip ba sila, or galit lang talaga sila sa mga Duterte. Diba? kilala ko naman yung mga galit sa mga Duterte. Siyempre, yung mga nasagasaan ni Duterte, yung mga negosyo na nasagasaan ni Pangulong Duterte, siyempre, yung mga adik, galit kay Duterte, yung iba, pero yung iba nagbago, nagpasalamat pa kay Duterte kasi nabago ni Duterte yung buhay nila, di ba? At siyempre, yung mga dilawan. Yan. So, siyempre, ikaw, kung nasagasaan ka ni Duterte, magagalit ka talaga. Pero kung ikaw ay wala ka namang kasalanan, ikaw ay ordinaryong tao, bakit magagalit ka kay Duterte? Di ba? Oo. Ang gusto lang naman itong mga Duterte, matahimik na pamayanan, di ba? At kahit papaano, maunlad na bansa. Yun naman ang pinakita ni Duterte dati, di ba? Kaya, eto nga, natatawa na nga lang ako yung mga hipokrito na wala daw nagawa si Duterte, putangin na. Mga bulag ba itong mga to? Di ba? At doon sa mga magigiting na kapulisan natin, mga kababayan dyan, sa Davao, no? Especially dyan sa Davao, may nagsiselos po sa inyo. Mas mahal nyo po daw, sa mga kapulisan natin dyan sa Davao, mas mahal nyo daw po si Kibuloy, ha? Kaysa sa mga NPA. Or, mas mahal nyo daw si Kibuloy kaysa sa kanya. Mga sir at ma'am, kino-question po kayo, or kino-question po ang katapatan nyo ni Franz Castro. Dahil siya daw po ang tunay na makabayan po. May nakita ko ng kumulay kanina. Shout out Sorina Marrujo. Thank you sa pakulay. Thank you po. Ito po, mga sir at ma'am, mga magigiting nating mga pulis diyan sa Davao. Ito po. Panoorin niyo po ha. Hindi niyo daw ginagawa ang trabaho niyo, sabi ni Franz Castro. Nangaano po siya, Muhammadul Hasan Rahimelo. Ito. Rosalie, bakit pinuna ng Makabayan Black Lawmaker yung Davao Police kaugnay sa kinaroroonan ni Kibuloy? Aga, kinundina ni House Deputy kinundina. Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Franz Castro ang
ng Davao Police at kawalan ng ideya sa kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. Ayon sa Makabayan Black Lawmaker, may access sa maigting na intelligence at confidential funds ang pulisya. Taliwasan niya ito sa umano'y arbitrary pulisya sa mga aktivista. Formal leader ang Senado para sa Kingdom of Jesus Christ Kibuloy. Inatasan na rin ng Senate Sergeant at Arms na gayunman ayon sa Davao City Police o panila ang kopya ng arrest warrant mula sa Senado at ang koordinasyon ng Sergeant at Arms nito. Wala pang impormasyon ang Police Regional Office 11 at Davao City Police sa kinaroroonan ni Kibuloy. Nahaharap din ang kontrobersyal na religious leader sa kasong human trafficking at sexual abuse. Yan. Okay. So yon mga kababayan, parang ang ibig sabihin dito ni Franz Castro, parang tinatago ng mga pulis si Pastor Kibuloy. Parang gusto niyang sabihin, pinoprotektahan ng mga pulis si Pastor Kibuloy. Di ba? Unang-una, narinig natin na wala pang coordination ang Senado sa mga kapulisan sa Davao. Yun ang pinakaunang dahilan dyan. So, eto. Ang nakakasawa na sagutin to si Franz Castro, ang bobo eh. Di ba? Unang-una, Franz Castro, hindi po obligadong hanapin ng PNP si Kibuloy dahil hindi naman sila inuutusan ng korte. Ha? Dahil Senado po, sa Senado galing yung warrant of arrest. Trabaho po yan ng Senate Sergeant at Arms. Sila po ang maghahain. Ha? Ng warrant of arrest. At sila po ang obligado, may obligasyon na hanapin si Pastor Apollo Kibuloy. Ha? So, pangatlo, alam mo kung ano yung pangatlo, Castro? Yung pangatlo, wala kang pakialam. Yan. Anong pakialam mo dyan? Makapagsalita lang eh, no? Ah, siyempre, pagtatanggol niya yung mga inaarestong aktivista. Nagseselo siya. O, bakit yung mga aktivista inaaresto nyo? Si Kibuloy, hindi nyo inaaresto. O, bakit? Sino ba nagpapaaresto? Senate, di ba? Oo. Senate ang nagpapaaresto. Pagka naglabas ng warrant ng Senado, sino ang magpapatupad? O, sino ang maghahain ng warrant of arrest? O, di ba? Senate Sergeant at Arms. Ayan, lino-lino, sinasabi ng pulis na hindi sila ang maghahain, kundi ang Sergeant at Arms, sila ay mag-a-assist lang. Tapos ngayon, hahanapin mo si Pastor Kibuloy sa mga pulis. Di ba? So, talagang litaw na litaw ang pagiging makabayan nitong si Castro, mga kababayan. Makabayan nga, makabayan black nga lang. Yung kalaban ng gobyerno, di ba? O, ayan Castro, may bago na naman kayo, ha? May bago na naman kayong pwedeng sakyan. War on drugs sa Davao, maraming tumutumba. Ipagtanggol nyo yung mga nanlalaban. Dahil yun naman ang gustong-gusto nyo, di ba? Dalhin nyo ulit. Samahan nyo si Terlianes, dalhin nyo sa ICC. Di ba? Mga pulburonic talaga to, no? Mas malala pa to sa mga pulburonic, Hindi mo alam kung saan paliko-liko yung mga isip nila. Biruin mo, hahanapin si Pastor Kibuloy, hahanapin sa mga pulis. Oo. Bakit? Anong pakialam ng mga pulis doon? Diba? Hindi naman nila trabaho yun eh. Ang tawag po dyan, jurisdiction. Jurisdiction, kung ano trabaho mo, doon ka lang. Huwag kang bida-bida. Ito kasi sila Castro, mga bida-bida to. Si Risa Ontiveros, bida-bida. Yan. Tsaya isang po ng mga kasama nila dyan. Mga bida-bida, di ba? Mga abusado na, ha? Mga pakialamero pa. Hindi naman nila trabaho, pinakikialaman. Piruin mo, utusan mo yung pulis. Bakit? Korte ba nag-utos? Sa korte ba nanggaling yung warrant of arrest? Hindi, di ba? Senate, di ba? O sino ang mag-serve ng warrant of arrest? O, di ba? Senate Sergeant at Arms. Ang bobo mo ka talaga, Castro. Diba? Nakakasawa ka ng sagutin, kaya lang, ang ingay-ingay mo eh. Well, speaking of mga kababayan, speaking of Paul Boronic, no.
Medyo umiingay naman itong Polboron video, no? Halos lahat ng DDS vlogger natatapik. Pati nga sa kabila, topic na rin nila eh, no? Pati doon sa kabila, sa mga kabilang kampo, doon sa mga pulawan, topic na rin nila yung Polboron. Kasi nga, wala naman sila talagang matatapik. Kung ano yung topic natin dito sa mga sa Mahang Duterte, yun din ang tinatapik nila. Wala naman sila maiba. Yun ang maraming nanonood eh. Pag topic mo si Kibuloy, maraming nanonood. Pag topic mo si Sara Duterte, maraming nanonood. Pag topic mo si dating Presidente Duterte, maraming nanonood. Diba? Oh. Dito, kahit itopic mo si Kitty Duterte, may mas manonood pa kaysa doon sa bangag. Oh. Diba? Oh, so eto, umingay na naman itong Polboronic. Naku po, delikado tayo dito, mga kababayan. Pero eto, since nag-iingay na naman itong Polboronic video na to, naiisip nyo man lang ba or sumasagi man lang ba sa isipan ninyo, mga kababayan, kung ano ang magiging epekto or ano ang mangyayari kung sakasakaling ilabas na ho itong Polboronic video na ito? Naku po, di ba? Oh. So, kung sakasakali, mga kababayan, totoo man yan, kailangan dadaan pa rin yan sa investigasyon, di ba? At isa pa, sa magiging epekto nito, mawawala siyempre. Mawawala ang kumpiyansa ng taong bayan sa gobyerno. Hindi lang mawawala, kundi magwawala pa ang taong bayan. Dahil, hindi naman tayo papayag. Hindi naman papayag ang mga Pilipino, yung namumuno bangag. Di ba? Yun kung totoo, no? Kung totoo po yan. Pero, doon tayo sa realidad na talagang mangyayari. Oo. Alamin natin. Ha? Alamin natin kung ano talaga ang posibleng mangyayari kapag inilabas na nga ang video na yan. Di ba? Ako gusto kong makita talaga kung anong itsura, eh, no? Kung talaga bang sumisingot pa talaga ng matindi, no? Oo. Kasi yung mga adik, nagpapayabangan yan. Oo. Yung pahabaan sila ng singhot, yan, libawa, di ba? Makikita nyo naman sa mga pelikula, di ba, yung mga nagdodroga, yung sumisinghot ng ano, sumisinghot ng cocaine, nilalagay nila, ginaganyan-ganyan nila mga cards, di ba? Pahabaan sila dyan eh, yan, pahabaan. Ganon din, doon sa ubas, sa sabu, oo, ganon din. Pahabaan sila ng foil, oo, pahabaan sila kung ilang baba, yan, oo. Pagalingan sila. Gusto kong makita kung paano ginagawa nila yun eh. Oo. Pero ito, mga kababayan, ito ang mga posibilidad na po pwedeng mangyari kung halimbawa, no? Kung halimbawa, ilabas na itong Polboronic video na yan. Ito po ang maaaring mangyari dyan. Okay? Oh, ito, panoorin po natin. Bakit nilababas yung Polboronic? Oh, ito, panoorin natin si Attorney Harry Roque. China, kalak na to eh. Maliit na naman. Nagdolo ko na naman itong OBS natin. Ha? Oh. Okay, oh, ito. Ano ang mangyayari kapag lumabas ang Polboron video? Ito, ipapaliwanag sa atin yan ni Atty. Harry Roque. Go. Kapag lumabas yung Polboronic na yan, kada Pilipino maghuhusga na kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon. Natural. Sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipagera o hindi. Pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino. Ay, wow. Aminin na. Bago. Sa tingin nyo, aamin yan? Puro kasi nung alingi nga pinagsasabi. Diba? Aamin pa ya. Nako po, malabo yan. Bago pa lumabas, kung totoo. Nako. Eto na. Pero alam nyo, sana nga, no, dahil 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM, sana nga hindi totoo. Pero kung meron naman yan, at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan, he should come clean. Kung siya ay aamin siguro, no, dahil eventually lalabas at lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika, mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan. Siguro, kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan. Eh. Pero dapat hindi lang pag-amin. No? Kung totoo na talagang siya ay gumamit, kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya. No? Kasi ako naman, kung ginawa niya yan bago siya naging presidente, baka naman
o pwede naman siyang mapatawad, no? Kung mapapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon. Mm. Dahil napakadelikado naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. Eh ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan, no? Maraming beses na bumabalik ang presidente. Hindi nga natin alam kung bakit ganun, no? Pero yeah, baka nga kung totoo itong pulboronic video na ito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalintong, no? Dahil talagang hindi nasa tamang pag-iisip. Pero hindi pa po natin alam, no, kung ano talaga yan hanggang hindi lumabas yung pulboronic video na yan. Pero alam mo, ang talagang gagawin ng PCOO dyan, o-okra yan yung authenticity. Pero hindi naman tayo hukuman na kinakailangan maging technical. Ito po ay court of public opinion. Yan! Kapag lumabas yung pulboronic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan na ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon Lako sa po pinakamataas na pwesto yan ng ating Pinas gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipagera o hindi. Lako po. So, pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino, aminin na bago pa lumabas. Kung totoo, siya lang makakasagot yan eh. Pero, at saka yung mga malalapit niyang mga kaibigan. Pero I'm sure ngayon, nag-uusap-usap na yan kung anong susunod na hakbang na gagawin nila, no? Yung kapatid kaya, yung kapatid kaya niyang babae magsalita, no? Alam daw nung kapatid na babae. Pero sa tingin ko, hindi yun. Wala yan, puro ano lang din naman eh. Diba? Puro grandstanding lang si Senator Aimee. Okay na sana yung ginagawa niya. Kaso nawala na naman yung PI. Wala na. Lubog na. Tunaw na. Diba? Hindi aamin. Tsaka hindi niya ilalaglag yung kapatid niya. Maniwala kayo dyan. Wala. Try natin. At I'm sure, dahil si Maharlika ay nag-confirm na. Ako si Maharlika. Sikat na si Maharlika. Abay, hindi papayag yan na hindi ipapalabas ni Maharlika yan. Diba? Ah. Kasi ngayon, alam natin, may hawak ng video si Maharlika. Nako at po. Alam mo, partner, hindi mo po pwedeng okrayin si Maharlika. No? Dahil bagamat siya ay nabawasan na ng viewers sa Facebook, di ko alam kung meron pa siyang Facebook, meron bago. YouTube, meron bago. No? Kada broadcast niya at araw-araw siya nagbo-broadcast, hindi bababa sa 100,000 ang viewers niya. No? So 100,000 niya na po pwede magtrumpeta kung anong mga nasasabi ni Maharlika. No? Isang palabas lang ni Maharlika dyan, may mga 100,000 na po pwede mag-share at one time. Yeah. At yung 100,000, another 100,000. So in due course, lahat ng Pilipino mapapanood yan. Naku, meron pati sa TikTok. Pati yung TikTok sinakop na ni Balanga eh. No? Ang dami niyang video sa TikTok, ang lupit. Oo. Pang supalpal doon ay makagago ba? So dapat kayo pa lang magdesisyon na ang presidente. Kung totoo yan, aminin, humingi ng tawad at magpakita na siya nagbago na. Kung totoo. Malabo yan. Kung hindi naman totoo malalaman natin at lalabas talaga yan. The truth shall set him free. Pero mayayanig po talaga ang sambayanan kapag yung pulboronic video na yan ay napalabas. Madali lang naman patunayan, attorney, hindi ba? Isa sa ilalim lamang ng isang drug test. Pero dapat yung the drug test ay public. May assurance na hindi public rin na mababago. Yun nga ang nakakataka kay Presidente kasi hindi niya in-address yung issue. Ang sabi niya, naalala nyo, yung siya'y palipad sa isa sa, di ko na maalala kung saan, napakadami na niyang biyahe, no? Di ko na masundan, no? Parang halos lahat ng bansa sa daigdig na bisita na niya. Pero anyway, nung isa sa paalis siya at siya'y nagkaroon ng press Fentanyl briefing bago umalis, sabi niya, kung maalala kong tama, I will not even dignify that with an answer. Naku, Mr. President naman, ang dami-dami nagsasabi naman talaga na may mga pagkakataon na nakita nila na gumagamit kayo, no? So, dapat sana sinagot. Ang sagot lang naman dyan. Bully din si ano eh, no? Bully din si Harry Roque. Okay, gumamit ako nung ako'y bago pa magpresidente, pero nagbago na ako. O, di ba? Pero, you know, marami naman talaga tao na gumagawa. Hindi aamin yan. Kasi pag umamin, gumagamit ako dati, pero ngayon wala na. Pero, ganun pa rin. Di ba? Ganun pa rin. Pag naging adi ka, kahit magparehab ka pa, mga kababayan, gagaling ka.
pero you're not fit to be a president, di ba? Kasi kumbaga may ano kan eh, may history ka eh. No, hindi aamin. Hindi aamin 'yan at hindi tatanggapin 'yan ng taong bayan. Nakakoy nagbago na, wala, di ba? Oo, yung mga ordinaryong Pilipino, sa mga matatanggap 'yan. Pero yung presidente, nasaan na? Nasaan ang ano mo? Hiya mo noon, di ba? Kung ikaw ay gumamit, dinamin mo gumamit ka kahit nagpa-rehab ka pa, di ba? So ang usapan doon, gumamit ka talaga. So pagka ikaw, iba na kasi. Iba na yan eh. Kahit sabihin pa natin nagparehab ka, gumaling ka, iba pa rin ang takbo ng utak ng hindi nagdodroga kaysa sa nagdroga. Di ba? Oh. Saka ito pa, mga kababayan. Ito ang matinding kalaban. Kalabanin mo na yung dati mong kalaban. Ha? Huwag mo lang kalabanin yung dati mong kaibigan. Totoo yan. Ito, delikado ito. Kasi si Maharlika, alam natin na malapit yan sa mga Marcos, di ba? Sa mga Marcos, malapit. At kahit pa paano, kaya nga tayo naniniwala. Kasi may, ano naman siya eh, may credibility siya na pupwede natin paniwalaan. Kasi nga, malapit siya sa mga Marcos, di ba? Oo, friend-friend pa nga siya ng Mamshi eh, di ba? And itong pagbaliktad ni Maharlika ay malaking dagok po yan sa mga Marcos. Dahil alam nila, na alam ni Maharlika kung ano man merong sikreto. Siguro, hindi naman lahat ng sikreto alam ni Maharlika, pero kahit papaano, may alam yan. Kaya, sabi ko nga, mas maganda ng awayin mo yung dati mong kaaway kaysa awayin mo ang yung kaibigan, dating kaibigan. Dahil, yung kaibigan na yan, marami ang alam sa'yo, mga sikreto mo, di ba? My Life KPH, thank you so much sa iyong pakulay. Yan. Pet malus. Ludi pet malus. Ah, tuloy natin ah. Nang hindi karapat-dapat ng kanilang kabataan, no? Pero titignan nga natin kung kailan yung pulveronic video na yan, kung mapapalalabas, kung ito ay bago o ito ay luma, no? Actually, kahit luma, wala pa rin. Pero tingin ko kung luma yan, mapapatawad naman siya, no? Pero kinakailangan siguruduhin niya. No? Alam natin yan, mapapatawad yan. Kasi dati, nagbago, walang problema yun. Pero yung magkakaroon ka ng pwesto, na-rehab ka, no? Na-rehab ka, tapos bigla kang magkakaroon ng pwesto sa gobyerno, pinakamataas na katungkulan pa. Naku po, hindi matatanggap. Hindi matatanggap ng mga Pilipino yun. Oo. Oo. Wala talagang impluensya ngayon na siya ay nasa pinakamataas na katungkulan sa ating bayan. Eh ako naman yung nagsimula ng diskusyon na yan kasi it's a matter of time. Lalabas at lalabas talaga yan. Nung sinabi ni Maharlika ang nakita na niya, tingin nyo, hindi ilalabas yan ni Maharlika. Lalabas at lalabas yan. So, lalabas talaga kinakailangan paghandaan na. Ako naman nagmamahal dito sa ating bansang Pilipinas. Ayaw ko na magkakaroon ng pagkakagulo. Ah. Anyway, basahin muna natin si My Life KPH, no. Sabi niya dito, mga kababayan, off topic, I just want to greet happy birthday to Tatay Digong. May God bless you and protect you. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Okay, sabi yan ni My Life HKPH. Okay, thank you. Okay? Advance happy birthday po kay Tatay Digong. Sa March 28 ang birthday ni Tatay Diggs. Alright, tuloy natin. So sa akin, ang apila, kung totoo, aminin na at humingin na ng tawad. No? Mm. At siguro, do the honorable thing. Resign. Kung totoo. Eh kung hindi totoo, sige, makipaglaban. Pero titignan na natin kung anong husga ng taong bayan. Kasi kung despite yung sasabihin ni Chelo Garapil at lahat ng spin doctors ng Malacanã na hindi totoo yan at naniwala ang taong bayan, ay baka mamaya maulit ang kasaysayan muli, no? Pero para kasing nauulit talaga ang kasaysayan eh. Bakit? O, akala natin magbabago, no? Akala natin lilinisin ang pangalan, pero nangyayari sinupil ang SMNI. Alam mo ba, yan din ang ginawa ng kanyang ama nung siya ay nagdeklara ng martial law. Sinupil ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. O, tapos yung saligang batas, binasura. Eh ngayon, palapit na tayo dun sa punto na mukhang ibabasura din ang 1987 Constitution dahil nga dito sa bribery initiative. Oy, Rafi Mamolejo, thank you so much. At alam Lodi Santos, yung ama niya, nagdeklara ng Marcelo at binawala ang saligang batas. Hindi na ginamit ang kabanang bayan para bilhin ang mga pirma ng taong bayan. At yung... Okay, so medyo lumilihis na. Okay. Lumilis na ang usapan, mga kapatid. But anyway, so ang punto lang natin doon kung paan, ano mangyayari. Okay? Kung ano mangyayari sa
kung halimbawa lumabas itong Polboronic video na to. Ang saklap nito eh, no? Di ba? Magiging balita ito, so kung sakasakaling totoo, magiging balita ito sa buong mundo at lalabas, kahiya-hiya na naman ang Pilipinas dahil ang presidente natin ay Polboronic. Kung sakaling ito ay totoo, mga kababayan, ha? At syempre, tulad ng sinabi ni Attorney Roque, papasinungalingan ito ngayon. Papasinungalingan yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ako, 100% hindi ho yan aamin. 100%, ipapabutol ko itong kuko ko kung umamin yan. Papasinungalingan nila yan. Siyempre, doon lang natin makikita kung maniniwala ba talaga ang taong bayan. Kung nagsasabi siya ng totoo, mararamdaman niya ng taong bayan. Kasi yung mga yung taong bayan ngayon, marunong na mag-analyze eh. Marunong na mag-research. Tapos, yung mga ano pa, di ba? Oo. Yung mga tawag dito? Ano ba tawag doon? Manifestation. Yung manifestation na lumalabas sa mga taong adik. Bawa, yung may mga gumunguya-nguya, di ba? May mga utal na utal-utal, yung mga ganun. Kadalasan yan. Kadalasan, yan po ang mga simptomas niyan, you know? Yan ang mga manifestation ng isang addict. Hindi ko naman sinasabi na addict si Pangulong Bongbong Marcos kasi siyang nagsabi naman yan si Pangulong Duterte. Pero tayo, bilang naniniwala tayo kay Pangulong Duterte, naniniwala tayo sa kanya. Diba? Oo. Pero, until hindi natin nakikita yung video na yan, mga kababayan, mananatiling palaisipan. Diba? Sa ngayon, meron tayong mga tanong. May katanungan tayo sa isip natin, kahit ako, ano kaya ang nilalaman ng video na yan? Ano? Ano kaya yung nilalaman niyan? Sino kaya ang kasama niya? Oo. Ano kaya yung mga itsura? Ano yung tinitira nila? Yung ganun, di ba? Yun ang iniisip natin, eh, no? Pero ngayon, since hindi pa natin nakikita, hindi natin alam, pag-usapan natin, kaya nga pinag-usapan natin, kung ano ang mangyayari, kung totoo na ganyan nga talaga. Meron talaga, mga kababayan. Oo. Kaya lang napapansin ko, no? Etong presidente natin, pag nanggagaling sa ibang bansa, kung hindi natataon na holiday, pagbalik niya, magkakasakit siya. Diba? Diba? Natataon, no? Natataon. Yung sa Vietnam, meron, pag-uwi niya ata dito noon, holiday, eh. Oo. Wala, pahinga. Ngayon, pagkagaling doon sa Europa, pagdating dito, may flu-like symptoms. Oo. At gumaling na daw po siya kahapon. Gumaling na daw po kahapon. Siyempre, gumaling na. Isang araw lang ang trabaho, tapos bakasyon na ulit. Mahal na araw eh, di ba? Sipag, no? Baliktad na baliktad talaga eh, no? Etong presidente natin ngayon, tamad eh, no? Si Pangulong Duterte, binagbibintangan na saan daw ang Pangulo. Yung Duterte, nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Madaling araw na nga natutulog. Minsan, umaga na natutulog. Pero sabi nila, nasaan si Duterte? At si Pangulong Duterte, eto ngayon, pinapahaba ng pinapahaba yung mga bakasyon, no? Si Pangulong Duterte, dati, pinapasok nga tayo dati, December, di ba? Pasko. Pinapasok tayo, di ba? Busit na busit nga tayo, eh. Sabi kasi ni Pangulong Duterte, kami nagtatrabaho, tapos kayo ganyan-ganyan. Pare-pares tayo magtrabaho, may pasok tayo ng December. May pasok tayo ng Pasko. Pero eto, wala. Oo, magkakasunod, mga kababayan. Hindi. Siyempre, pag holiday, wala rin silang trabaho, di ba? Sino pa ayaw nun? Eto na naman siya. Magaling na daw sila, mga kapatid. Magaling na daw, tapos gumaling na. Gumaling na. Gumaling na kasi magbabakasyon na eh. Diba? Magbabakasyon na ulit. Trabaho ng isang araw, bakasyon balik na ulit. Balik na sa kanyang public duty simula ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay matapos i-anunsyo ng Presidential Communications Office na magaling na ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos mula sa nararamdaman nilang flu-like symptoms. Ayon sa PCO, binigyan na ng clearance ng kanilang doktor ang Pangulo at ang First Lady.
Kahapon, dumalo na rin sa ilang pulong ang Pangulo. Dumalo na kahapon eh. Oo. Eh, ano gagawin niya? Lang patulog-tulog lang yan. Diba? Oh, dumalo sa mga ano. Oh, bukas, half day lang. Wala na naman trabaho. Merkules, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. Aba, haba ah. Ang haba na nung pahinga niya eh, no? Tapos magpapahinga uli siya, apat na araw. Eh, sa bagay, kahit wala namang ano, di ba, okasyon. Basta Sabado at Linggo, ha? Me time yon. Pag Sabado at Linggo. Oh. Tangin ng presidente yan. Oh, tuloy. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Ayaw ko sa iyo. Ito pa, ipakita ko lang sa inyo mga kababayan. Ano? Kung noong dati, yung mga Pilipino inaapi sa, dinadala sa ibang bansa, ginagawang mga scammer. No? Yung mga Pilipino. From Philippines, dadalin sa ibang bansa, gagawang scammer. Ngayon, iba na, mga kababayan. Iba na ngayon. Nagkaroon ng improvement ang Pilipinas. Kasi kung dati, yung mga kababayan natin, ang dinadala sa ibang bansa, ginagawang scammer, ngayon, tayo na sa Pilipinas. Ang nagkumukuha ng mga taga-ibang bansa, dinadala dito sa ating bansa para maging scammer. Oo. Diba? Oo. May improvement tayo. Ay, ito, panoorin nyo. Panoorin nyo ha. So, ito po, yung unang video na papanood ko sa inyo, ito po yung sa Myanmar, no? Dinala doon yung mga kababayan natin, pinangakuan ng magandang trabaho, pero ginawa silang scammer. Okay. Ilang araw matapos mapag-usapan sa ASEAN Summit, may mga nabibisto pa rin mga scam hub. Kabilang sa Myanmar kung saan 6 na Pinoy ang nahuligam na pinahihirapan bago sila ma-rescue. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Ganito kahirap ang araw-araw daw na dinadanas ng mga kababayan natin sa Myanmar. Napalo na po ako ng tubo sa ulo, sa iba't ibang parte ng katawan at saka sa likod ko po sa may puwitan. Tinali po kami nila ng strip wire, nakatayo lang po 24 hours. Hindi pwedeng umupo, walang kain. Grabe, no? Wala din pong tulog. Malayo sa magandang trabaho sa Thailand na ipinangako sa kanila ng mga recruiter sa social media. May group po kasi noon, tapos nag-join po kami sa group ng Facebook or ng Telegram. Ito mga kababayan, nangyari to 10 months ago, no? So, si Pangulong Bongbong Marcos na ang presidente noon, okay? So, sila ay nakikipagsapalan dahil sa hirap nga ng buhay sa Pilipinas, then kumagat sila doon sa mga pangako sa kanila ng mga employer nila na mga siraulo, mga demonyong employer nila. Ang dami na naman yan ngayon. Oo. Yung mga employer na mga house show, di ba? Mga fly-by-night na mga recruitment agency. Kaya nga ito, marami sila naloloko. Doon po namin nakita yung job description po. Ang ending, gagawin din pala silang pain sa love scam. Scam po kami using dating site sa US. Lahat po ng transaction pinapadaan po namin sa cryptocurrency. Pag crypto kasi, hindi po siya mahuhuli basta-basta, mga kababayan. Pag cryptocurrency, hindi po siya basta-basta mahuhuli. Hindi siya basta-basta matitrace, di ba? Yun ang mga gawain ng mga sindikato. Pero yan, noon yan, like 1 year ago, mga kababayan. 1 year ago, yung mga Pilipino, dinadala sa ibang bansa, ginagawang alipin, ginagawang alila, o kung ano-ano, di ba? Niloloko. Pero ngayon, medyo nag-ano na tayo, mga kababayan. Nag-improve. May improve, ha? Tayo na ngayon ang kumukuha ng mga ibang lahi para gawing scammer dito sa Pilipinas. Ito, Ryan, ibig bang sabihin niyan ay pinipilit lamang sila na mang scam ng mga pogo hub? Ito sa tarlac to. Labag sa kalooban ng mga foreign nationals na ito, ang kanilang ginagawang pang-i-scam na hindi kasi ito ang kanilang inaasahang trabaho dito sa bansa. At kaya nga gumawa sila ng paraan para makapagsumbong sa kinauukulan at makatakas doon sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya ito naman ang naging dahilan ng mga otoridad para makapag-secure naman sila ng search warrant doon sa lugar at nabisto nga itong ginagawang scamming activity doon sa Pogo Hub sa Bamban. Yeah.
Ikinwento ni Danny, isang Vietnamese national, kung paano siya nakatakas sa Zone U. Level up na. Level up na tayo. Kung dati, tayo ang kinukuhanan, eh ngayon, nag-improve na konti. Tayo na ngayon ang kumukuha. Dito na sa bansa natin, ang i-scam. Ayan o, mga Vietnamese o yan o. Scam hub sa Bambantarlac. Bambantarlac. So ito, forward na natin ng konti. Pakinggan natin itong sinasabi ni Sir. Kung saan ito ha, mga babayan. Pinakamalaking Pogo hub scam na kanilang ni-raid pagdating sa land area. Pinaplayan na raw nila ito ng forfeiture sa korte para mapasakamay ng gobyerno ang pasilidad. Ang PAOK, tinitingnan daw ang lahat ng anggulo kung sino ang may kinalaman sa natuklasang scam hub. Delikado. Lahat po ay titingnan po natin. Siyempre po, just like you, just like any ordinary Juan de la Cruz, magtatanong din tayo kung ano yung pananagutan, kung meron man o wala yung LGU, sapagkat yung mga krimen na nabanggit ng ating mga complainant, ng ating mga biktima, ay naganap ilang metro lamang ang layo doon sa munisipyo. Mayor! Sa tingin nyo, may kinalaman kaya dito si Mayor? No? Buti nasa harap lang daw eh, ng munisipyo. Ang lakas naman ang loob ng mga operator nito na nasa harap ng munisipyo, tapos nangi-scam, di ba? Huwag malakas ata kapit ah. Eman ko ah. Hindi ko alam kasi ang sabi ni Sir, imbestigahan daw. Butang ina. Sa harap ng munisipyo. Saan kumukuha ng permit? Huwag malakas kapit nito ah. Hindi ko alam ha. Hindi ko alam mga kababayan kung ano yung nangyayari dito. Pero buta, sa harap ng munisipyo. Pogo hub, scammers hub sa harap ng munisipyo. Por Diyos, por Santo, Maribar. So yan, imbestigahan. Pero eto, natawa ako kasi nag-level up na tayo, mga babayan. Kung dati, mga Pinoy ang dinadala sa ibang bansa para gawing mga scammer. Ngayon, Pilipinas na ang kumukuha sa ibang bansa para maging scammer. So dito walang binanggit kung Pilipino or ibang lahi ang may-ari. Pero dito sa Pilipinas, di ba? Dito sa Pilipinas, hindi naman po pwede magmay-ari ng business ang isang dayuhan ng 100%, di ba? 40-60. So ibig sabihin, meron po yan na kasabwat na Pilipino. Kasi base sa ating batas, hindi po pwedeng magmay-ari ng isang negosyo 100% ang isang banyaga dito sa Pilipinas. Diba? 40-60 ang laban. 60 sa Pilipino, 40% na sa kanila. Diba? So ang tanong, sino kaya na Pilipino ang kasosyo nitong mga to? Mayor, Tarlac, Baban. Oo. Harap ng munisipyo. Okay na yun. Kung ako mayor, mag-resign na ako eh. May iputan sa ulo. Kaya, kung walang alam. Di ba? Agoy. Di ba? Paano yung malayo sa'yo? Di ba? Malayo sa seat. Ito nga nasa harap ng City Hall eh. Paano yung malayo sa City Hall? Naloko na. Ibang klase na Pilipinas ngayon. Hindi ko na maintindihan. Ang sakit na sa brain. Totoo lang. Di ba? Hindi ko maintindihan. Sa totoo lang, mga kababayan. Rain, Sir MJ, you was from saan ka na ngayon? From Uwas Albay siya.
Okay, Jing AJ, bantay si Mayor doon, baka magula. Winnie Rosario, good evening. Gigi Asuncion, mas madaling ihatid kay Mayor kung malapit lang sa city. Diba? Yun ang tanong, diba? Yun ang tanong. Oh, bakit nasa harap? Nasa harap lang? Nako po, hindi mahuli. Oh. Diba? Paano yung nasa layo pa, yung hindi malapit sa city hall? Na mga ganyan na ginagawa, diba? Oh. Dilya Bus, kaya ang bangag na yan, di naman niya nagtatrabaho. Ang bangag, inutil yan. Mm-hmm. Oh, sabi ni Sharon Tan, lupet, nag-level up na. Oh, Tessie Robihes, lutang din yan si Mayor. Oo. Oh, Honey Mile, sabi kila sa right time ilalabas ang video. Yan. Ang tagal nga ng right time na yan, you know? Ma'am Virginia Malonzo, hello. Mm-hmm. Ay, si Rain, ayun, yung taga-uwas, nasa France na pala siya ngayon. Oo. Tama naman yung sinabi niya kasi I was from Uwas Albay. Dati daw siyang nakatira sa Uwas Albay pero ngayon siya ay nasa France na. Ay, sana all. Big time si Madam Rain. Mm-hmm. Ay, kabayan, ano lamang? Sus Maria Santissima, alihali ka na dyan sa France na. Wala man lamang paano dyan, ano? Oh, ka naman. Nagparapayaman ka man dyan sa France, manay. Oh. Mag-uli ka na din sa Pilipinas, manay. Tayo ilingana, ini pang pangyayari din sa tuyang nasyon. Mm-mm. Oh, di ba? Oh, tranquilo bagay ni Pilipinas, kunyan manay. Hilingana. Oh, magmiron-miron kakibarita, manay. But anyway, Manay Rain. Oh, Manay Rain from Uwas Albay na tangayin taga France. Oh, shout out sa inyo dyan ha. Mag-iingat po kayo dyan sa France. At shout out din sa mga taga Uwas Albay. Sabi ni Choyans Vlogs, kita naman kay Mayor. Lusog-lusog nga eh. Ay, hindi yan si Mayor. Hindi po yan si Mayor ha. Mm. Hindi po yan si Mayor. Investigador, taga Paoktia po yan. Oh, hindi ko na pinakita yung Mayor kasi hindi ko na makilala Mayor dun eh. Oo. Jose Carlon, Abikin, hello. Mm. Cutie Patoti, matalino talaga ang Pinoy sa kalukuhan pero bobo sa pagdating sa botohan. Yan. Oh, kore ka dyan, tumpak na tumpak ka. Mm-hmm. Oh. Josephine Labusana, very good job, Basti Duterte. Sabi ni Romeo Cañete, Masa Judea, hindi aamin yan. Isa lang ang maaaring magpa-drug test siya para walang agam-agam sa banyang Pilipino. Oh, drug test, pero public. In public, yan. May magbabantay kung saan dadalhin yung ano, mga ihi, yung polycells, yan. Taong bayan ang magbabantay. QTR, eh hindi kasi tanggap sa ibang bansa si Duterte. Akala nyo perfect ha, Duterte ako dati. Sa ginawa nyo, no way. Masama ang mga... patawa to, patawa, no? Mm. Duterte daw siya dati. O bakit hindi ka na Duterte? Mm. Diba? Oh. Eh kami nga, Duterte kami umpisa hanggang ngayon, Duterte pa rin. O, ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka na Duterte? Ano nangyari? Mm. Ay nako. Alam ko kung ano nangyari. May kasama nga tayong mga vlogger eh. Hindi na sila dating Duterte, hindi na sila Duterte ngayon. Oh. Diba? Oh. Ano yung rason? Oh, maraming pera doon eh. Mm. Ganun din ba nangyari sa'yo? QTR. Tigil-tigilan nyo kami, QTR ha. Jing AJ, tingnan natin. Baka tinakpan lang yung bukol ni Lisa. Batang Mindanao PH, flu-like symptoms, abusive drugs like heroin and cocaine. Ay, grabe naman. Sabi ni Mix Music, magaling na sila kasi may flight na naman. Grabe tong mag-aasawang to. Wala na talagang kahihiyan. Ba't mahihiya, di ba? Oo. Wala naman silang pakialam sa sasabihin natin, sa sasabihin yung mga ordinaryong Pilipino. Bakit pa? Super Mario B, baka mag-party lang yan sa Friday. Ako po. Mm-hmm. Pab Kentos, puyatan din naman ho si BBM. Di ba, Kuya MJ? Kaya maitim din ang eye bag. Yun nga lang, hindi sa trabaho, kundi sa pulmonic power siya nagpupuyat. Ay, grabe naman. Mm-hmm. O ganun. Oo. Myrna Lim, after Holy Week, aalis na naman si BBM April 10 to 11. Mm-hmm. Bakit kaya?
Meron na naman kasing laban kasama ang bayan dyan sa Liwasang Bonifacio eh. Oh, kasi Ate Alice na naman. Oh. April 6 daw sa Liwasang Bonifacio. 6, 10, 11, papuntang USA. Oh. Sa Liwasang Bonifacio, another ano, ilang araw yon? 7 days ata, no? Oh. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, hanggang 12? Nako. Nandito na siya noon. Delikado. Oo. Super Mario. Super Mario B. Ang right time pag-gera na. Ngayon lang. Ang right time ilabas ng video pag-gera na. Ako po. Delikado yan. Josephine Gonzaga. Kasi nga, ang boss nila, mga drugista din at adi. Kaya, ganon sila, bugok at bulag, mga Pilipino. Chan, tangi pahuwa, kamura-mura talaga ang tang. Tangi na, umalis na kayo dyan. Oh, galit na galit si Chan, no? Mm. Okay. Anyway, mga kababayan, inabot na naman tayo ng ating June Lapuneta. Hello, magandang gabi, ha? Umuwi ka ng Pinas para mamigay ng pera, sabi ni June Lapuneta. Ren Sir MJ, wasp, I was, ayun, tapos na natin yan. Anyway, mga kababayan, once again, maraming maraming salamat po sa mga panagpunta sa ating live stream ngayong gabi. Salamat sa nag-like, share, and nag-subscribe. At salamat din sa mga nagpangulay. Magkita-kita po tayo muli bukas sa susunod nating live stream. At baka Webes at Biyernes, hindi po tayo mag-live kasi galang po natin yung ating pinagdiriwa ngayon. Okay. So, magkita-kita po tayo muli bukas, mga babae. Once again, my name is Master Zaya. Saying thank you. God bless you and to God be the glory. I love you all. Isang bansa, isang diwa. Doon lang po tayo sa tama. Bye-bye. I love you all. Lady L, Rose Troy.